kailangan muna malinis yung kamay natin and naglagay na po ako ng isopropyl alcohol. Ito, huwag po kayong humawak sa sarili nyo pong mukha nang madumi yung kamay, okay? So, napaka-sensitive talaga ng balat ko, guys, and madali po ako nagkaka-breakout. Let's moisturize our skin with this eye white na Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, ito po yung ginagamit ko na moisturizer. Right after po nito, choice nyo po mag-sunblock, okay? Pero sa akin, hindi naman po ako sa araw ngayon nag-film. So, pagpasensya nyo na kasi bawal po ako sa araw mag-film. Sobrang ingay talaga ng kalsada namin. So, ito lang yung ilalagay natin. Moisturizer lang po. So, in order po para makakreate tayo ng magandang base sa ating makeup look, kailangan po natin mag-moisturize ng skin. Okay? Yan po yung pinaka dapat talagang gawin. Okay? Para sa foundation this time, guys, ang gagamitin ko is from Colourpop. Itong no filter foundation nila. What I like about this product, guys, is napaka-lightweight lang nito. And, syempre, medium coverage lang siya. Hindi siya heavy-heavy na coverage. And yun na nga, guys, light application lang yung gagawin natin dito since, you know, sa sunkissed naman kailangan manipis lang naman, like makikita mo pa rin talaga yung balat, okay? Kakaunti lang yung nilagay ko, kakaunting pump lang kasi sobrang liit. And nilagay ko po yung, ano, yung foundation sa mga blemishes ko, okay? So, yan, dahan-dahanin lang po natin i-buff. I am going to use this faux color face contour na in a shade brown, okay, number 4. So, ito po yung forma niya. Yan. For the concealer, guys, I am going to use this Clio Kill Cover na concealer. Ayan, ito yung isa sa paborito kong concealer talaga. Yung gagamitin ko is from Makeup Revolution, itong banana powder nila. Itong luxury powder ng Makeup Revolution. So, lalagyan ko lang ng powder itong kilay natin para makagawa na tayo ng ating kilay. And also, ito din yung gagamitin natin pang set ng ating buong face. Okay? Itong mga nalagay natin ng mga creams, ito yung gagamitin natin pang set. Magsisimula lang muna tayo dito sa ating kilay, ano, and yeah, relax lang kayo dyan. Alam ko, medyo nagpanik kayo dito sa mukha natin, ano. So, yeah, ang gagamitin ko pong pang brow is from LA Girl, itong gel liner nila na color brown. And sobrang gamit ko na to, my gosh. Ang ganda din ng quality nito, guys, promise. So, para naman may set natin yung kilay natin, I am going to use this Daiso na mascara. And this one is a clear brow mascara, okay? So, yan. Pampatigas lang ng buhok ng kilay, guys. And as you can see, gumawa ako ng parang straight na type na kilay. And yun ang hayaan nyo na ako, okay? Kasi feel ko ngayon magpa-straight ng kilay, eh. So, para naman sa eye look na to, guys, wala akong ibang yellow dito na matte na shade. So, I have here the Morphe 35B eyeshadow palette. And, yun na nga, ito yung gagamitin natin. Unang-unang i-apply natin as transition shade. Ayan, itong kulay yellow dito sa gilid. I-dip lang natin ng maraming beses dito sa pan. And, yan. Top off the excess. Thank you.
So, para tayo magkaroon ng highlighted na mata, I am going to use this Colourpop na Let Me Explain Pressed Powder Shadow. Ito yung ilalagay natin sa inner corner ng ating mata. And yun na nga, napaka-pigmented dito guys. As in, super, super, super ganda ng pigmentation nitong eyeshadow na to. Dito natin siya ilalagay. Ayan, no? Woo! Yeah! Guys, I am going to use this detail makeover na contour and blush palette. Ayan. Ayan. And ito yung gagamitin ko pang contour. Ayan. Ito nasa ibabaw. Maglalagay ako ng powder. So, yung powder na gagamitin ko is from Naturactor. Actually, guys, may review ako nitong powder ng Naturactor. And yun na nga, yeah. Kung gusto nyo pong mapanood, tingnan nyo po yung review ko dito sa ibabaw. Ayan, may nakalagay po dyan ng parang baliktad na eye. Dyan ko po nilagay yung card. And also, sa description box, ilalagay ko din po yung pag-review ko nito, okay? So, i-click nyo lang po yung link. Madadirect na po kayo sa video. And dyan na nga, ito yung gagamitin ko na powder. I'm not going to use this sponge. Okay, nahulog siya. So, I am going to tap the brush here. Ayan. Ito yung parang gagawin natin. Diba may mga powder pa tayo dito guys, ano? So, ipabrush off natin yan with the powder brush, okay? Powder foundation. So, yan. Para mag-lessen, hindi masyadong maging harsh yung maging contour natin. Mag-even out yung ano, yung mga harsh lines, yung mga gawa ng ano, ng pag-contour. Magiging smooth na yung face mo pag nilagyan mo ng powder foundation. Ayan. For the blush on naman guys, yung gagamitin natin is from Vice Cosmetics and ito yung shade niya na title. Ayan. Yeah, ito yung gagamitin natin, itong maliit na blush brush. So maglalagay muna tayo dito sa gilid ng ating ilong na parang naaarawan lang. Tapos dito sa ano natin, sa may pisngi. Ayan. Dito. Parang W kumbaga eh, yung ginagawa natin, okay? Napaka-pigmented ng blush ng ano, ng Vice Cosmetics. And yun ang pasobrahan natin, okay? So, aha, yan. So, pagkatapos nitong paglalagay ng blush natin, guys, magkakaroon tayo ng pekas, okay? So, magkikreate tayo ng, you know, ng peking pekas. Pagkatapos naman ito, guys, mag-highlight tayo ng ating mukha. So, I am going to use this Vice Cosmetics na this one is in a shade ano, shining. So, ito yung Aura Glow po ng, ano, ng Vice Cosmetics. Ayan. Kaunting ano lang, kaunting pag-blend ng daliri, guys, para, ano, para mag-sink in talaga siya sa, ano, sa balat mo. So, yan. So, right after, guys, I am going to use the Colourpop once again. Actually, this is a pressed powder eyeshadow. Pero, yeah, I love using this as a highlighter also. Kasi nga, napaka-pigmented, guys, eh. And, ang ganda ng glow nito pag ito yung ginamit nyo. So, makailang ulit ko na itong ginamit sa pag-highlight. And, it never failed me. Guys, alam naman natin na pag sunkissed look, mas maganda talagang tingnan pag may pekas, ano, may peking pekas. Actually, may mga normal na pekas na akong dito ngayon sa mukha ko, pero iba pa rin talaga yung maglalagay tayo ng mga pekas-pekas. So, yun na nga. Okay? We are going to use this, ano na naman, itong gel liner ng, ano, ng LA Girl. So, magkakreate tayo ng mga pekas-pekas, okay?
And para naman sa lips, I am going to use a local brand. Dalawang shade itong gagamitin ko, guys. So this one is from Detail Makeover na Matte in Detail Liquid Lipstick. So ito yung shade niya. This one is Samantha, the darker one. And the other one naman is Loth. So yung uunahin kong sa pag-apply is yung Loth. And kind of parang magkakaroon tayo ng gradient dito, guys, ano? Yan. And then, right after nating ma-i-apply si Loth, we are going to use the Samantha shade. And ito yung parang ilalagay natin sa inner corner ng ating bibig, okay? Or ng ating lips. Yan. Kind of medyo na parami, pero i-blend natin yan together with our finger. Finish the look, I am going to use this Pro Fix ng Makeup Revolution na paubos na, guys. Sobrang, ano, sobrang kakaunti na lang, mauubos na to. So, yan. And yun na nga, guys. Tapos na tayo sa ating makeup tutorial. And yes, we're done!